andito tayo ngayon sa aking desktop kung saan we're having here a self-watch. So ito yung ginagawa natin kapag baguhan tayo sa YouTube and we are trying to improve or to increase our watch hour. So ito yung strategy para mabilis natin ma-achieve yung 4,000 watch hour na nare-require ni YouTube para ma-monetize tayo, okay? But hindi ito as simple as ikakopy nyo lang yung ano, yung browser. At the same time, i-multiple show nyo yung tawag nito mga videos mo sa channel mo. Hindi po ganun, okay? So there is a process on that. So before anything else, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto nyo pa ng maraming videos na mapanood mula sa channel ko, at huwag pong atubiling mag-subscribe at pakiclick po yung notification bell para lagi pa tayong updated sa mga bagong tutorials na pwede nating magamit from time to time. So, ayan. And I really appreciate that. Salamat po sa mga subscription nyo. And we are at the road of 800. So, gusto kong natin ma-reach yung 1,000. Okay? So, I am also a baguhan na YouTuber. Actually, parang 2 years ago lang ako naging active sa pag-create ng content dito sa channel ko. At ayun nga, marami din akong gustong matutunan. But I have seen a lot of strategies kung paano. Isa na dito yung self-watch. So kung kaunti pa lang yung watch hour nyo, and then I suggest that you do this also. This is one way. This is a trick. So iti-trick natin si YouTube. But hindi po ito as simple as what you think. Okay? So yung strategy nito is very simple. You're going to download first at least 5 different browser. We have here Google Chrome, we have Microsoft Edge, we have Brave, we have Firefox, we have Opera. So I got these 5 browsers in my entire desktop. So ito po yung ito. Isa dito is Brave. 5 po yung gumagana sa Brave ko ngayon. And we have also 3 from Opera. And we have 4 from Mozilla Firefox. And then, hindi ko pa binuksan yung iba, and this is what we are going to do for a tutorial to add some thumbnails here ng ating browser natin. So, paano siya ginagawa? Kasi, first thing and foremost, pag the same yung laptop or the same desktop yung ginagamit mo, definitely the same internet din yung ginagamit mo, okay? But, when you open a browser, gaya nito, Opera, then I have also another Opera, then Opera. Pag na-detect ni YouTube na nagmo-multiple watch ka or nagsa-self-watch ka, na pag na-monitor, no, pag hindi po yun makakount as valid for watch hour. So, paano siya? Kasi na-detect ng YouTube na you are just using a sort of the same browser, yung the thought na inuulit-ulit mo lang siyang panoorin. Yan. So, but it's not a problem. Basta alam mo yung sikreto kung paano siya gawin. So, that's what we are going to do this time. Okay. So, easy lang. So, you just focus on this video para masundan niyo kung paano siya ginagawa. Okay. So, example, no? Since meron na tayong Brave, meron tayong Opera, we have also Mozilla. I think we are going to try with Google Chrome. So, ito yung sikreto dyan. Ha? Kahit isa lang yung desktop na gagamitin mo. Sabi ko nga kanina, dun sa introduction ko, that the first thing, yung mga steps na dapat nyong tingnan, yung mga kinakailangan nyo upang gumana to ng maganda, first is, dapat maganda yung specs ng desktop na ginagamit mo. At least, iCore siya or let's say, Ryzen or etc. As long as kaya niyang mag-multiple show ganito. Kaya niya magsabay-sabay ng browser na
na may video ano na isinoshow kagaya ng channel videos mo na ipapakita natin. Okay, kagaya nito, we have here an open about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, almost more than 10, okay? So, more than 10 na open at lalagyan pa natin siya dito. So, ayan. Una, dapat yung specs na gagamitin ng desktop mo maganda. Pangalawa, sabi ko nga kanina, earlier, na dapat maganda din yung internet connection mo kasi sabay-sabay silang gagana eh. So, dapat wala ding interruption. At pangatlo, yung strategy na gagamitin natin, which is very simple. Yung kailangan nyo lang, panoorin yung video para alam mo kung paano siya gawin, setup. Okay? So, let's go. So, open natin yung Chrome. Kasi sabi ko nga, bubuksan natin yung Chrome. Sige, let's open Chrome. Yan. So, dito sa Chrome, pag bagong bukas pa lang siya, hindi pa siya nagamit, you can directly type YouTube. Okay? YouTube.com. But since there is already what we call this a history na nag-login ako dito before, then I'm going to use this again, then madedetect ni YouTube na inuulit mo lang siyang panoorin. What you are going to do, you are going to erase this history. Okay? So, dapat clean as new yung browser natin. So, paano siya gawin? Punta ka dito, lahat ng browser na gagamitin natin, including dito sa Brave, sa Opera, tsaka sa Mozilla, sa Edge. Okay, so, yan. Punta ka dito sa More Tools. Pwede siyang i-click mo itong Clear Browsing Data, or pwede ka rin dito sa History. Click mo lang to. Okay? So, example this one, kiklik ko itong History. Pag-click ko siya, dito sa side na to, hanapin nyo lang lagi, lahat ng browser meron ganitong settings. Okay, so clear browsing history, at huwag pong last hour lang, okay? You do it all time. Okay, clear natin. Yan. Clearing. So, clear na siya. Sabi dito, clear na siya. Okay, so yun yung first step na gagamitin natin. And then, the other one is, cleaner ko na kanina pa. Okay, so, delete natin, tanggalin natin to. Balik tayo dun sa isa pa. Okay, dito, punta ka dito again, then more tools, then hanapin mo din yung clear browsing. Ganun din yung mayayari dun yung babagsak mo. Dun din yung bagsak mo sa clearing the browsing data. Okay, so yan. Pag clear na siya, punta ka na sa YouTube. YouTube.com. YouTube.com. So wala na akong history dito na may extension slash blah blah blah, di ba? Para katulang kanina. Okay, so yun. Type mo yan, YouTube.com, enter. At hindi ka pwedeng mag-direct type mo dito yung channel mo, no. You're going to, isa pa, kailangan mo magpunta sa history, i-clear mo lahat ng watch history dito. Clear mo yan, clear watch history, then clear all search history. Lahat ng mga hinanap ko sa YouTube, i-clear mo din yan. And if mayroon na ganitong nakasulat, this list has no videos, then type mo dito. Yung pangalan ng channel mo. Okay, sa akin, ito yung pangalan ko, okay? And if you're just trying to open a new one, oh no, yung nagsisimula ka palang magbukas as gusto mong mag-provide ng multiple browse windows, hindi tab sa windows. Yung gagawin natin is, i-copy na lang natin to. Copy lang to, then mamaya gagamitin mo yan, i-enter mo na lang. Okay, ito na yung channel ko, ito yung channel ko. Okay, so nandito ako sa channel ko at nakikita niyo to. Pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please po, hingin ko yung one subscription nyo po. Okay? So, yan. Yung gagawin natin. Click natin to. Okay. So, ito yung una sa Chrome, ha? Yung Opera, Brave, at saka Mozilla. Kanina ko pa ginawa na siya. Nakaset na yon. So, nagra-run na siya. Okay. If, let's say, open natin to. Play all, ha? I-play all natin. Play all. Play all po yung gagawin natin, hindi po isa-isa, kasi para kahit iwanan mo siya, nag-play lang yung channel mo.
yung lahat ng videos mo dito, ipi-play lang niya, okay? So, ayan. So, nandito na. Another, para makatipid ka sa internet, para hindi siya naglalag or nag-stop ng stop, i-adjust mo yung quality niya since iiwanan mo lang din naman to eh. So, you better click 144p para sa quality niya. Kahit hindi siya masyadong maganda yung tingnan, but as long as it also works, okay? Tsaka huwag nyo pong i-off itong sound niya kasi madedetect ni YouTube na ano to, nanonood na naka-off. So, ayan, parang mag-questionin ka ng YouTube bakit siya naka-off yung audio mo. You better ilagay mo dito kung may headset ka, i-ano mo lang siya sa speaker into one lang, yung hindi maririnig na masyado. But since walang speaker itong desktop ko, so okay lang, hindi naman niya nade-detect. Yan. So, ayan, okay na tayo dito ha. Nasa-set na to. So, i-minimize natin, kagaya lang nakikita natin sa desktop, naka-minimize lahat ito. Then, ano natin, palitin. Yan, palitin. I-minimize din natin to, ano natin yung specs, ratio niya, yung percentage na nakikita natin. Pinaka-list, okay? Yan. Yan na siya. Tanggalin natin to kasi hindi na download lang yan. Nag-download yung sa'yo kanina ng browser. Tanggalin natin to, tanggalin natin yan. Pinaka-list niya, browse na ano niya. O di bang liit? Yan, okay na yan. Okay na yan. Yan. So, ganyan. So, ilalagay natin siya dito. Sa pinaka-top most niya, dito siya nakalagay. Kayo lang bahala kung saan, paano nyo ilagay yung mga browser nyo. As long as nagra-run siya ng sabay-sabay. Then, punta ka ulit dito. Okay? Right-click dito sa Google Chrome. Huwag po tab ha, hindi po tab ang bubuksan natin. New, ito lang. Hindi new, ito lang, i-click nyo lang yung Google Chrome. Yan. Sige. Okay, yan. So, the same pa rin yung gagawin natin. We're going to do the same process. So, punta ka dito sa right corner ng tatlong dots na to. Then, punta ka sa history. Then, click history. Then, clear browsing data. All time, clear data, yan. Then, i-ano mo to, X mo to, punta ka dito, nilagay mo YouTube. Okay, youtube.com. Yan. Then, afterward, hindi, mali. youtube.com. Yan. Turn mo lang siya. O, diba meron dito mga videos? It means, nagamit mo na yung YouTube before. So, although nag-clear browsing data ka, but since there are still this one, kailangan mo siyang tanggalin. So, what we are going to do, for the sake of tutorial, palalakihin ko lang muna itong ano, i-re-reset natin yan sa 100% para makita natin yung mga bars dito at saka sa mga, yung mga icons or mga i-click natin. So, dito ka sa history. Punta ka dito sa history. I-clear mo again yung clear watch history natin. Then, clear watch history. So, wala na video. Wala nang videos. Then, click also clear all search history para as in, ma-secure natin na wala talagang way out. Para hindi talaga mag-detect ni YouTube na nag-browse tayo the same PC, the same computer. Okay? So, type mo again yung channel mo. Yan. And then, click mo again. Then, play again. Yan lang. Then, yung quality, adjust mo ulit. Then, punta ka naman. Palitin naman na siya. To the list, okay? Minimize natin. Okay. Yan. So, lagay natin dito siya ulit. O, diba? So, yan. Alam na. Okay, so another, isa pa. Dito naman tayo sa ano, bakit kailangan ng maraming browser? This is bakit kailangan lima yung browser pala? This is the reason, yung reason lang naman natin is that if there is a chance for the YouTube na ma-detect niya yung ginagawa natin, at least hindi siya maraming
maraming ano, masayang na oras natin sa pag-open ng browser. So at least 5 kasi para may ma-save naman kung sakali. Okay, kung hindi niyo nasundan yung video tutorial na to, kung sakali magkaroon ng problema sa watch hour niyo, then at least meron matitirang napanood mo ng ano, ng pinaka-root, yung pinakauna. Okay? So yan, kahit hindi yung ibang record, at least secure ka kasi 5 po yung browser na inopen natin. Okay, so tingnan natin ano ba yung nangyari. Sinubukan ko to, yung magkaroon ng self-watch is kahapon. So I just watched the video and kikita natin yung, titingnan natin yung analytics natin kung ano nangyari. So punta ako dito, maglalagyan ako dito sa Google Chrome. Okay, maglalagyan ako. So type ko ulit YouTube kasi para ako makapaglagyan sa analytics or sa YouTube channel ko. Okay, for the sake of tutorial, papalakihin ko muna itong mga ano natin. Okay, sign in. Ipapakita ko lang sa inyo kung talagang effective yung ginawa natin. Okay? Okay, next. Sabi dito, kailangan daw ng verification. So, since I am opening another computer, I have to verify it through my phone. Okay, so teka lang kasi hindi pa nag-appear dito sa ano ko. Yan, i-confirm ko lang ha. Sige, just confirming it in my phone. Yes, it's me. Yan, pamabuksan natin to channel na ko, na yung YouTube channel ko. Then punta ko dito sa right corner na to, then open my channel. Okay. And so far mayroon akong 880 subscribers. So kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please help my channel grow by clicking subscribe button and the notification bell. Thank you po. Okay. And so pupunta tayo dito sa my videos. Dito sa my videos. Para magbukas siya ng bagong tab. And then dadalhin tayo sa studio ng YouTube. Ipapakita niya yung nangyayari dito sa loob ng channel ko. So since we are doing such things na mag self-watch ng sabay-sabay ng maraming browser at maraming windows, titingnan natin yung analytics natin kung kumusta kaya. So far dito yung views niya, it's umabot siya ng 809, more than usual. So mataas po to. That is almost 3.3 ha, yung tinaas niya. Okay, so napakaganda yung movement ng watch hour natin, no? See, so I got also another additional plus 49 subscribers, and thank you for the subscribers na nag-subscribe sa channel ko. At ito yung na-reach namin yung Sunday. That was Sunday. Oh, nung Sunday ako nagsimula sa laptop ko, at the same time nung nandun ako sa school, inulit ko siya. Pero dito sa ano natin, dito sa analytics natin, every 3 days siya nag-a-update. Okay? So every 3 days siya. So ayan. So dito sa point na to, dito sa point na to, sa that was Saturday, mababa pa siya. But since I am tampering the watch hour by yun yung ginagawa natin, yung increase niya napakataas, di ba? Look at that. Yung watch hour natin, titingnan natin dito sa, okay, so confirm na yan. So effective yung ginawa natin, as long as be careful lang na hindi ka ma-detect ni YouTube. Okay, so punta tayo sa monetization. Ito kasi yung reason kung bakit natin tinatamper yung watch hour natin, is that and the purpose is para ma-monetize tayo. Okay, so I am hoping na hindi naman ako nangangarap, pero at least pag na-reach ko po yung 4,000 watch hours, the same time dahil sa mga subscription nyo, ma-reach ko din yung 1,000 subscribers. Okay, so tingnan ko po, papakita ko lang sa inyo kung ano nangyayari. So far nung last updated nito, ito yung watch hour natin eh. So usual nasa 1,065 pa lang yung watch hour ko. So last updated siya is on September 17. So hindi pa nagre-reflect yung last 2 days ko. Siguro bukas.
bukas kasi ngayon is 20. So mga bukas ng umaga ganun. So let's wait for that, okay? But ito din yung hinihintay natin, yung dalawa, kasi okay naman, no? Wala naman akong mga guideline strikes, saka okay naman yung two-step verification ko. Ito na lang yung dalawang hinihintay natin. So this one, masyado pa siyang malayo sa katotohanan. But since we are tampering it and continuously, pag na-reach natin, walang problema na dyan. Pwede ka nang ma-monetize ni YouTube, okay? So ito yung problema natin, dalawa. Yung subscribers, at saka yung watch hour natin. Anyway, we can do that as long as gawin nyo lang yung mag-upload lang tayo ng videos para mas maganda yung takbo ng channel natin, okay? So, ilalagout ko to para hindi tayo ma-detect ni YouTube. Sige, ilalagout natin. Since nakita nyo na yung kalagayan ng channel ko in terms of the watch hour, so isasana ko lang. Thank you so much for looking at my channel, okay? So, ayan. So, balik tayo dito. Nandito na tayo. So, pag ito ay na-detect ulit ni watch hour, ni YouTube, para maging additional watch hour siya, yung number of views niya, maganda to. So, hintayin lang natin ma-update yung channel natin. So, yung gagawin natin, nag-open tayo kanina ng browser. In-open natin yung channel ko. Dito na rin tayo magpa-final ng instruction natin or video natin. Dito na natin tatapusin. So, i-clear natin yung date of browsing history. All time, clear, para walang matira. Then, let's proceed to... Delete natin to. Kasi ito, yung YouTube, dapat tanggalin din natin yung history natin na ginawa kanina. Clear natin yung watch hour kung meron man tayo pinanood. At saka yung search history din yun. Delete na rin natin. And then we paste our channel. Hindi na tayo dito nakasign in, ha? Okay. Then, the same thing. Play all. And change the quality setting into 144p. Then, ayan. Minimize. Then, palitin po siya. Palitin natin yung video natin. And then, you put it where you want to stay or ilagay. So, ganyan. Okay. So, ayan na siya. So, same thing yung gagawin din natin sa browser ng Microsoft Edge para ma-complete po natin yung total watch hour natin dito. Okay? O total, yung supposed to be dapat 15 lang yung browser na dapat na-open. Pero as long as maganda yung internet at saka yung specs ng computer mo, walang problema yun kahit mag-multiple show ka dito, okay? So ayan, hayaan mo na yung mga ads na yan mag-play. Bahala na silang kumita din dyan. As long as ikaw din ay ginagawa mo yung kung anong maganda para sa channel natin. Okay, so I think that's all for today. I hope you enjoy watching the videos at nakita nyo kung gaano siya ka-effective. And sa next video tutorial natin, ipapakita ko kung ano nangyari sa ganitong strategy natin. Okay, so I think that's all for today. So thank you so much and see you on the next video. Bye!